Mabuhay mga ka-Perlas! Ito po ang inyong lingkod na si Perly na bumabati ng mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ngayon ay maglalakbay patungo sa lugar na kung saan makakakuha tayo ng mga ideas tungkol sa mga produkto na gawa at matatagpuan dito sa ating inang bayan. Tara, let's samahan niyo kami. Narito po tayo ngayon sa St. James the Apostle Parish Church na matatagpuan po dito sa Paete, Laguna, na kilala bilang Carving Capital of the Philippines. Atin po namang bibisitahin, papasyalan ang iba't ibang pagawaan, tindahan ng hand-carved wooden artwork na matatagpuan dito sa Paete, Laguna. Tara, let's samahan niyo kami. Mabuhay mga ka-Perlas! Nandito po tayo ngayon sa Angels Handicraft dito po sa Paete, Laguna. So, kasama po natin si Miss Charlene de la Rosa. So, siya po ay isa sa anak ng may-ari po ng shop dito. Yes, so, Miss Charlene. So, si Miss Charlene din po ay isa meron po akong vlogger, YouTube vlogger. At ang YouTube channel ko po ay Madiskarte sa Kusina. Ayun. So, siya po ay nagbe-bake po ako at nagluluto. Lahat po ng tungkol sa kusina, ako po ang gumagawa. Yun. So, sa mga subscribers po ni Miss Charlene, subscribe na po yes kayo po sa ating please channel. Please subscribe na. O, dito pa sa Pearly Idea. So, yun. So, Miss Charlene, ilang years na po ang Angels Handicraft po? Ito pong Angels Handicraft ay nasa 30 plus years na po. At yung pangalan pong Angels ay natagpuan po dun sa bunsong kapatid ko po kasi noon, bunso po siya, bunsong anak ng mami ko. Kaya po, yun po ang dinagay na pangalan dito sa tindahan. Since religious name naman po yung kanyang pangalan. At dahil nga nasundan pa, hindi naman po pwedeng palitan ng pangalan ko kasi Charlene, wala naman pong kinalaman dito sa mga santo. So, yun na po yung fix na naging pangalan niya. At meron po kaming iba't ibang product. Yung material po niya is yung wood. Dati po talaga, wood lang po talaga yung aming material. Tapos nahaluan po siya ng fiber nung meron pong nasirang mga paper mache. Kasi noon po, paper mache po talaga yung material ng mga Santa Claus namin, ganyan. Eh, since nga po merong mga natutunaw, hindi po siya nagla-last for years, kaya po, pinalitan po siya ng fiberglass. Yun po yung resin material na tinatawag. Okay. Miss Charlene, so ito ang gaganda na mga santo natin dito. Yes po. So ano pong mga gawa po ito sa kahoy? Ito po, ang material po nito is wood. And ito na po pala yung pinakamaliit na sukat namin sa kahoy. Kasi po, kapag ka po ginawa pa to sa mas maliit, ay mas mahal po. Kasi yung carver po namin ay medyo may edad na. At hirap na rin sa paningin nila yung mas maliit. Kaya po, mas maliit na piraso, mas mahal na po. Para nagiging kasing price na rin po siya nito. Kaya ito po yung pinakamaliit na size namin. So, ilang ano yan? Anong sukat niyan? 12 inches po. Mga magkano itong, yung mga ganitong ano, size? Nasa 2,500 to 3,000 po. Okay. Ano pong, ito po mga gawa sa kahoy? Opo, gawa po ito yan po, sa kahoy. Ito po, usually, anong kahoy po ito? Ang ginagamit po namin ay batikulin. Minsan po, optional lang kung may magre-request na gusto nila mahogany. Tapos pagka naman po sa export, para po hindi po token, akasya po yung ginagamit namin.
Tapos, iba po pala yung price namin kapag may kasama siyang bata. Ganito. Kasi, sa labor po, parang per head po yung bayad namin sa tauhan. Ah, so, ito po, magkano po? Ito po ay 3,000 sa 12 kasi inches. Kasi ito 2,500. Opo. Tapos po, ito po, anong kahoy po ito, Miss? Ito po ay nara. Bali, parang ugat na po siya. Pares po siya nito. Ito po ay na-antique finish lang, kaya po na, parang, pa-export po kasi namin to, kaya parang may stain siya. Yan, parang wood stain po yung ginamit. Tapos, ito pero po ay anong kahoy ito? Ugat po to ng nara. Magkano itong ganito? Nasa 25,000 po. Kasi ano na po siya, hardwood, tapos long-lasting. Ilang years na rin po itong nakastock sa amin. Since nga po nag-pandemic, hindi na po nakapunta ulit dito yung exporter namin Koreano. Kaya po, dinidisplay po muna namin para at least umikot yung capital. Salamat mga kaperla sa inyong pong panunod at pagsubaybay. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, please subscribe, like, share, and hit the notification bell para po ma-update po tayo sa susunod pa po nating pamamasyal. Hanggang sa muli, kita-kits!